Jonas. Sino yan? Sino tumawag sa akin? Ako ito. Panginoon? Pumunta ka sa Nineve na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Panginoon, doon nakatira mga kaaway na lumusob at pumatay sa mga tao nyo. Dapat lang ang puot nyo sa kanila. Sinusumpa nila ang pangalan nyo. Hindi sila dapat bigyan ng pagkakataong mapatawad. Jonas. Hindi! Ayoko! Hindi ako pupunta doon! Jonas. Wasakin nyo na ang lugar na yun! Ilibing! Pero maawa kayo! Huwag nyo na ako itamay doon! Siyempre naman, ako pa. Ingat, Gizmo! Huwag ka mag-alala, kaya ko to, Joy! Puntik na! Hindi mo ba kayang kontrolin dyan? Trabaho yun na, Gizmo! Tigilan mo nga ako! Tigil? Hindi! Hindi yun ang... Salamat, pero maglalakad na lang ako papunta sa klase ko. Ako ang in-charge sa recycling program ngayon. Ano, recycling? Aluminum ba to? Hindi ko gusto yung iniisip mo, ha? Ano ba to? Pera nyo ang gusto ko, hindi yung baon nyo. Sandwich? Sa susunod na magkita tayo, magbibigay kayo ng tig-20 sa akin. Maliwanag? Oh. At saka cookies. Ang gandang bisikleta. May nakalimot magkandado. Sigurado kang si Sharon yun? Sigurado po ako, Principal Chavez. Lagi niya yung ginagawa. Tinapon niya yung backpack ko sa swimming pool noong nakaraang buwan. Buong taon na siyang labas-masok dito sa opisina ko. Siguro sa pagkakataong ito, subukan natin siyang tulungan. Hindi ko po maintindihan. Bakit hindi natin siya kausapin at bigyan ng pagkakataong magbago? Ano? Magbago? Napakasalbahe niya! Baka mas lalo siyang mapasama kung parurusahan natin siya. Magkita tayo pagkatapos ng klase. Subukan muna natin yon. Hinihintay na kasi ako ng mama. Sige, gusto ko rin pumunta. Hi, Joy! Kumusta? Di ako makapaniwala. Ang luwag ng eskwelahan to sa mga masasama. Nakita ko nagnakaw ng bisikleta si Sharon Reyes at ang gustong mangyari ni Miss Chavez, kausapin lang siya? Para bang patawarin ganun lang? Yung mga katulad ni Sharon dapat tinuturuan ng leksyon. Superbook! Ipakikilala ko kayo sa isang lalaking tumatakas sa Diyos. Isang lalaking kailangang makaranas ng kapatawaran upang maipakita niya rin ito sa iba. Hindi na kailangan ng infuse can para malamang nasa barko tayo, Joy! Hindi pa naman ako ganun kabilis magbalanse! Arr! Magaling ang mga binti ko dyan, mateys! Tingnan nyo, waterproof! Lumulutang pa yan! At saka meron pa mga angklang maliliit! Oh, at ang pinakamagandang parte! Oh. Ha? Kayo dyan! Ah! Bumaba na kayo dito, baka mahulog kayo sa lakas ng alon! May paparating! Ah!
Narinig mo talaga ang boses ng Diyos? Oo. At pinapupunta niya ako sa Nineveh, ang bayan na puno ng kaaway ng Diyos. Sila ang pumapatay sa mga tao niya. Gusto ng Diyos na balaan ko sila tungkol sa nalalapit niyang paghukom. Pero bakit ko gagawin yun? Para makapagsisi sila, makahingi ng tawad, at makamit ang habag ng Diyos? Hindi maaari yun! Kung dapat mapahamak ang Nineveh, hindi ko pipigilan yun! Kaya ka tumaka sa Diyos? Alam niyo ba, hindi natin pwedeng takasan ng Diyos dahil nakikita niya ang lahat! Ngayon, naiintindihan ko na yung sinabi mo. Ipakita niyo yung karalasan niya! Pahulit kayo! Nandito siya! Dito sa ibaba! Bali! Ang lakas ng alon! Ano ko yung gagawin nila sa kanya? Nagagawa mo pang matulog sa ganitong sitwasyon! Bumangon ka at magdasal sa iyong Diyos! Baka sakaling maawa siya sa atin na tiligtas tayo sa kamatayan! Itanong natin sa Diyos natin kung sino may kagagawan nito! Tawa! Kilos na! Okay. Anong gagawin nila? Pagpalabunutan tayo! Tinitignan nila kung si Jonas nga ang dahilan ng bagyo! Siya ang may kagagawan! Bakit dumating ang bagyong ito sa atin? Sino ka? Anong trabaho mo? Saang bansa ka galing? Anong lahi mo? Isa akong Hebreo. Sumasamba ako sa Panginoon, ang Diyos ng langit na gumawa ng dagat at lupa. Nakita niyo na? Siya ang may kasalanan! Sinabi niya na sa atin na tinatakasan niya ang Diyos niya! Bakit mo ginawa yun? Anong dapat namin gawin sa iyo para patigilin ang bagyo? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Hindi! Alam ko ako ang dahilan kaya nagkakaroon ng ganito kalakas na bagyo. Baka meron pang ibang paraan! Kunin siya! Tama! Tama! Ihagis siya sa dagat! Alisin siya dito sa barko! Sige! Alis ka rito! Tapon siya! Dapat mainit tayo sa pagpiilang kaibigan! Kaibigan niyo yung Hebreo? Isama niyo rin itong tatlo! Tala! Sige! Ihagis siya! Panginoon, huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa kasalanan niya. At huwag niyo kaming sisisiin sa pagkamatay niya. Ipinadala niyo ang bagyo ito dahil sa kanya at ayon yun sa inyong kalooban. Itapon silang lahat sa dagat! Itiwan niyo ako! Patawarin niyo ako, mga kaibigan. Ayos lang yun. Tingnan mo, maliwanag ng langit. Wala nang bagyo. Hayaan mo, maayos din ang lahat. Chris? May nadedetect akong malaking nilalang sa may ilalim natin. Anong gagawin natin?
sa labas lang madulas ang isda. Hindi ako makapaniwala. Sinusundan ako ng trahedya kahit saan ako magpunta. Ito na yata ang katapusan ko. Jonas, alam mo kung gusto kang patayin ng Diyos, patay ka na. Pero sa palagay ko, gusto ka niyang iligtas. Sa susunod, magpadala na lang siya ng salbabida. Tumakbo ka papalayo sa direksyon kung saan ka pinapapunta ng Diyos. At mukhang ginagawa niya ang lahat ngayon para pabalikin ka sa kanya. Hinahabol niya ako hanggang ngayon. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo. At sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo. At dininig ninyo ako. Parang bigla tayong naiba ng direksyon. Oo, tama ka. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Ngunit mula roo'y buhay akong iniahon, O Yahweh, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Naalala ko kayo, Yahweh, ako'y nanalangin. At mula sa banal ninyong templo, ako'y iyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, o aking Yahweh, na aking tagapagligtas. Sabihin mo, Gizmo, isinuka tayo. Pupunta ako sa iyo, Nineveh, kahit hindi ka karapat-dapat sa babalang dala ko. Dito para sabihin sa inyo ang hatol niya sa inyong bayan dahil nakita niya ang inyong kasamaan. Sino ba yan? Sino ba yan? 40 araw mula ngayon, ang Nineveh ay wawasakin niya. Ano ang sasabihin niyan? Salukuan. Nakulagot. Siguradong walang magiging kaibigan si Jonas dito matapos lang sabihin yun. Hindi pakikipagkaibigan ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya dito. Magaling! Ang sabi ni Jonas, sila ang mga kaaway. Pero, tao din lang naman sila. Makinig mga taga-Nineveh. Malapit na ang araw ng katapusan ninyo.
Mawawasak ang Nineveh mula sa isang napakalakas na puwersa mula sa langit na kailan may hindi pa nila nasasaksihan. Hindi ito maitutulad kahit pagsamahin pa ang lahat ng giyerang nilabanan nila. Jonas, kung ang Diyos ay nagpakita sa'yo ng awa... Oo nga, sinagip ka niya doon sa bagyo! At pagkatapos, inilabas ka niya mula sa tiyan ng malaking isda. Bakit hindi niya maaaring ibigay ang awang gaya nun sa mga taga Nineveh? Eh kung kagustuhan naman nila magbago. Huwag niyong sabihin ang mga salitang yan! Hindi sila karapat dapat patawarin ng Diyos! Kahit pahilingin namin yon ng buong puso. Propeta, narinig namin ang sinabi mo. Nag-aayuno kami at nagsuot ng sako. Naupo kami sa abo para ipakita ang paghingi namin ng kapatawaran na kamamangha. Dahil nakinig ang buong Nineveh sa inyong mensahe mula sa makapangyarihan hanggang sa karaniwang tao. Hindi ito maaari! Pati na rin ang hari nakinig sa sinabi mo. Taga Nineveh, ngayong araw na ito ay pinoproklama ko, walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi niya na ituloy ang balak niyang pagpatay sa atin. Talagang mukhang may ikinagagalit si Jonas. Eh kasi, ika-apat na pong araw na at nagsisi na ang lahat. Hindi ba't sinabi ko na bago pa ako umalis sa lugar namin na gagawin mo ito, Panginoon? Yan ang dahilan kaya ako tumakas papuntang Tarsis! Dahil alam kong mahabagin at mapagmalasakit kang Diyos. Hindi ka basta nagagalit at punong-puno ka ng pagmamahal. Handa kang magbago ng isip at hindi na sila paparusahan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa mabuhay! Anong ikinagagalit mo, Jonas? Nagawa ko na ang pinag-uutos ng Diyos sa akin. Inilagay niya dito ang halamang ito para silungan ko at maghinawaan. Pero ibinigay niya rin ang awang yun sa mga makasalanan ng Nineveh. Sabihin mo, nasaan ang ustisya doon? Akala ko kapag nagkakasala ang isang tao, dapat silang parusahan. Pero... pag nagkakasala ako, nagpapasalamat ako dahil pinapatawad ako ng Diyos. Pero hindi tayo katulad ng mga taong yun! Ayos ka lang ba? Hanap ako ng ibang masisilungan. Kalabisan ba ang iligtas ng isang halamang ito, Panginoon? Ang isang bagay na nagbigay sa akin ng ginhawa? Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Tumubo ang halamang yun, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 100,000 tao na hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama. Tinatanggap ko ang awa ng Diyos, dapat nakahanda rin akong ibigay yun sa iba. Kahit kay Sharon Reyes? Superbook! Thank you.
Sandali lang, guys. May aasikasuhin lang ako sandali. Gusto lang namin malaman kung may ilang katungkol sa nawawalang bisikleta. Gusto niyo ng tulong ko? Yung kumuha nun, siguradong nagkamali lang. May panahon pa para maitama yung pagkakamaling yun. Ako ang kumuha. Hindi ko alam kung bakit. Nagkamali ako at... I'm sorry. Tama yung ginawa mong pag-amin, Sharon. At hindi kita parurusahan kung tutulungan mo kaming maibalik yung bisikleta sa may-ari. Sige, magagawa ko yun. Kung ang Diyos pinatawad ang isang buong bayan, palagay ko magagawa kong bigyan si Sharon ng isa pang pagkakataon. Tara, uwi na tayo! Maglalakad lang ako pauwi. Gusto ko muna makapag-isip. Bahala ka, Joy! Basta kami ni Gizmo, mag-enjoy! Ewan ko sa inyo! Basta maglalakad kami ni Joy! Okay sa akin yun. Sa akin din. Gusto ko yan. Lagi ako naglalakad. Maghintang exercise. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.